o anime recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next! Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Dead Man's Wonderland. Si Gunta Igarashi ay isang normal na student na pumapasok sa paaralan. May crush din siyang babae na mga kaklaseng cute. Ngunit isang araw habang nagkaklase ay dumating ang isang kakaibang nilalang na tinawag na Redman at pinagpapatay ang buong klase ni Gunta. Siya lang ang natira at nang lapitan siya ng Redman ay may nilagay ito sa kanyang dibdib. Dahil sa nangyari ay pinagkaguluhan siya ng mga tao at nasentensyahan siya ng capital punishment. Nagwala ang bida ngunit pinagbobogbog siya ng mga magulang ng namatay na biktima. Nahulog ang isang bagay na naglabas ng video footage na nag-uusap sila ni Tamaki at sinabi ng bida na papatayin niya lahat gamit ang isang armas. Pero walang maalala ang bida tungkol dito. Kaya iniwan din siya ni Tamaki na parang wala lang. Dinala si Gunta sa isang private na kulungan na tinawag nilang Dead Man's Wonderland, kasama ang iba pa. Pinakilala din ang isang sexy ngunit malupit na chief guard na si Kawako Makina Flugel. Nagtanong ang isang prisoner kung anong size at sinabi nitong size G ngunit sinabi nitong ang dapat nilang bantayan ay ang nakalagay sa kanilang leeg na natatrack sila at pwedeng sumabog. May nakabangga na boy kariton sa bida kaya nilabas ng babae ang kanyang espada at naslice ang extra. Saka inapakan pa ang ulo nito gamit ang takong para takutin ang mga bagong bilanggo. Nag-usap ang sexing chief at mukhang corrupt na Tamaki at sinabi ng lalaki na may nais siyang makita na nakatago kay Gunta. At kailangan nilang makita ito kahit na bata lang ang bida. Kalaunan ay pinagtrabaho ang mga bilanggo para pagperahan ng prison. Naalala ni Gunta ang nakaraan kaya nasabi niyang sana ay may pumatay na lang sa kanya. Narinig ito ng isang babae na tumalon mula sa rooftop, na agad na kumuha ng tubo at pinalo si Gunta. Pero umilag ang bida, kaya sinabi ng babae na si Shiro na nagsisinungaling ang puso ni Gunta. Sige tuwad pa more, sinabi ng babae na nais niyang maging kaibigan si Gunta. Biglang may bumato sa bida dahil daw nagpapahinga imbes na magtrabaho. Saka binubuli nito ang bida kaya nagalit si Shiro at pinagsisipa ang lalaki na walang kaya. Pero pinalo siya sa ulo ng isa pa na kinagalit ni Gunta. Pero binugbog lang siya ng mga matandang isip bata. Biglang may sumabog sa itaas at nahulog ang isang malaking bola. Pero naisip ni Gunta na nais niyang mabuhay kaya instinct na lang na biglang lumabas ang kapangyarihan niya at nasira ang malaking bakal. Pinakita naman ang isang nag-eiskandalo na naubusan na ng oras kaya nag-hostage. Pero sumabog ang nasa leeg nito at namatay. Samantala ay nagtataka naman si Gunta kung bakit hindi siya namatay. Hindi naman lihim ang nangyari kay Gunta dahil nakita ito ni Kawako sa CCTV at nag-usap sila ni Tamaki tungkol dito. Sa klinik ay sinabi ng doktor na may binigay silang candy sa kanya pero hindi pa niya nakain. Saka nakilala ng bida si Yutakami na buhay pa at sinabing para magtagal sa preso ay dapat sundin ang batas doon. Dumating si Shiro mula sa Kisame at sinabi nitong sumali sila sa tinawag nilang dog race. Para pag nanalo sila ay magkaroon sila ng pera doon na tinawag na cast points. Ayaw sanang sumali ni Gunta pero nagugutom siya kaya sinabi ni Yun na bibigyan siya ng pagkain pag sumali siya. Pero pinakita na tao pala ni Tamaki si Yun na nag-report. Naipon ang mga sasali sa laro nang dumating ang grupo ni Kazumasa Kozuji na isang MMA fighter. Sinuntok nito si Gunta at pagkatapos ay tinumba si Yu at inapak-apakan ang kamay. Saka sinabing magpatalo ang iba sa kanya. Nasabi ng bida na parang aso ang asal ng grupo ni Kazumasa kaya hinawakan siya at sinaktan. Dumating si Shiro at inapakan ang paa ni Kazumasa kaya muntik na siyang suntukin ng MMA fighter. Pero dumating si Kawako at pinigilan ang lalaki at hiniwa ang damit nito. Kaso ay sinabi ng lalaki na isang araw ay titikman din niya ang chief guard. Kalaunan pa ay nagsimula na ang dog race nila, pero hindi lang pala ordinaryong racing dahil may mga nakahandang patibong na maraming pinatay. Ang mga tumetakas naman ay pinapatay. Natatakot tumalon si Gunta lalo nang parang may magtutulak sa kanya pero dumating si Shiro at tinulungan siya. Maging sa lugar kung saan maraming palasong lumilipad ay tinulungan siya ng babae. Samantala ay ginamit ni Kazumasa ang mga kasama para mabuhay. Nawawala ng pag-asa ang bida dahil sa hirap pero pinalakas ni Shiro ang loob niya. Kaya nakalusot sila sa iba pang nakakamatay na patibong doon. Nakarating sa final stage ang dalawang bida pero nakabuntot din sa kanila si Kazumasa. Ang makakakuha ng bolang itim na smiley ang mananalo ng 100,000 cast points. Nagunahan ang tatlo sa pagkuha ng bolang itim habang nahuhulog ang kanilang mga tinatapakan. Nakuha ni Gunta ang bola kaya hinabol siya ni Kazumasa at sinabing nasa death row din lang siya at anong gagawin niya sa pera. Kaya nagalit ang bida at tinapon ang bola kay Kazumasa at sinabing di siya mamamatay tao. At wala siyang paki sa batas ng tae na prison. Kalaunan ay nagsipaghulog ang mga sahig at nahulog din si Kazumasa na natusok at namatay. Nahulog din si Shiro na pinasa pa ang bola kay Gunta pero mas ninais ni Gunta na iligtas ang babae kaysa makuha ang premyo. Kaya walang nanalo sa larong iyon.
Kalaunan ay pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kalunos-lunos na nangyari sa dog race. Habang nalulungkot si Gunther dahil malapit na ang araw ng kanyang kamatayan ay dumating si Yu at binigyan siya ng candy na kanyang kinain. Pero may hidden agenda din si Yu na tao ni Tamaki. Kalaunan ay nabalitaan ni Tamaki na nasira ang kanilang system kaya agad niya itong tinignan at sumabog ito. Saka pinakita ang Redman na naglakad sa dilim. Habang kumakain ng ice cream ay lumabas ang Redman mula sa malaking orasan at inatake ang mga taong nakapaligid kay Gunther. Kaso ay nagalit ang bida sa Redman at automatic lang nitong nailabas ang kapangyarihan at pinasabog ang ulo ng Redman. Pero muli itong tumubo at saka bumalik ang Redman sa pinanggalingan. Saka muling gumana ang system ni Tamaki at masaya ito dahil sa bagong natuklasan. Nagising naman ang bida at naalala ang nangyari na paggamit niya ng makapangyarihang dugo. Ngunit hindi lang siya nag-iisa dahil mayroon pang iba pa. Samantala ay naisip ni Kawako na posibleng si Gunther ay isang klase ng armas na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya inutusan nito ang mga tao na hulihin ang bida at Tal-Ian. Saka inactivate nito ang kanilang robot para patayin ang sinumang tumakbo at lumaban. Inutusan ni Tamaki si Yun na gawin nito ang kaya para protektahan si Gunther dahil kung hindi niya ito magawa ay wala na siyang cast points. Kaya agad na nagpunta si Yu sa kinaroroonan ng bida at kinausap ito. Dumating din si Shiro at sinabing naglalaro sila ng racing pero hindi. Dumating ang isang robot at nilock nitong target ang bida pero sinipa ni Shiro ang isang harang ng kanilang dadaanan. Inatake sila ng robot pero nakatakas ang mga bida. Sinundan sila ng robot sa tunnel at binalaksaktan ang bida pero tinanggalan ito ni Yun ng wire at nag-shutdown. Kaso ay may dumating pang isang manok na robot na nagpasabog ng bomba. Lumapit ito sa bida na nawawala ng pag-asa pero sinipa ni Shiro ang robot at sinabing kaibigan naman niya ang babae. Nakita ng robot na walang number si Shiro pero binalak itong patayin. Nais gamitin ni Gunther ang kanyang kapangyarihan pero hindi lumabas. Pero may ipinakitang sumira sa robot katulad ng kapangyarihan ng bida. Sinira ng misteryosong lalaki ang robot ni Sexy. Inatake ni Gunther ang misteryosong lalaki na inakala niyang si Redman. Pero sinugat ng lalaki ang sarili at paglabas ng dugo ay ginawa niya itong karit at hiniwa ang nasa paligid. Nasabi ni Yu sa sarili na parang iba ang lalaking kaharap nila ngayon kumpara kay Redman. Umatake si Gunther gamit ang tubo pero pinaghahati lang ito ng lalaki. Sinabi ng lalaki na boring daw kalaban si Gunther at aalis na sana ito pero napagtanto ng bida kung paano gamitin ang blood power. Nilabas niya ang kapangyarihan at inatake ang lalaki na sinangga naman ito gamit ang karit. Pero nawasak ang karit at tumama ang pag-atake sa dibdib. Ngunit hindi ito tumalab at natawa pa ang lalaki. Kalaunan ay napagtanto ni Gunther na hindi ang lalaki si Redman. Nagpakilala ito bilang si Kiyomasa Senji. Sinabi nitong hindi lang sila ang may kakayahang ganon. Aatake pa sana ito pero sinipa siya ni Shiro at natakot ang lalaki nang makakita ng siopaw. Sinabi nito kay Shiro na magdamit siya ng hindi fitted pati fetfet. Saka bigla silang binaril ng pampetulog ng ilang mercenaries na pinadala ni Tamaki. Hindi naman ito lingid kay Sexy kaya sinabi niyang pupunta daw siya sa director para magsumbong. Sinabi ng isang sundalo na tinagaw daw nila ang Block G dahil delikado ang mga inmates dito dahil may sakit silang tinawag na branch of sin. Ito ang kakayahang gamitin ng dugo para gawing armas. Saka sila dinala sa isang lugar at iniwan doon. Nagising naman si Gunther sa laboratory ni Tamaki na hindi pala totoong attorney dahil isa itong businessman. Saka nalaman ng bida na impersonator lang pala ang nagsalita sa video na kamukha ng bida. Nagalit ang bata at aatake sana gamit ang dugo pero kinuryente ito ng doktor. Samantala ay nasa klinik naman si Senji at nang lapitan siya ng doktor ay feeling nito na nakahubad ang babae. Ngunit nang sinabi ng doktor na mako-confine muna siya dahil sa nabali na tagiliran ay nagalit ang lalaki at tinutukan ang doktor. Samantala ay pinagkalma ni Tamaki si Gunther at sinabing maglalaban sila bukas ni Senji alias Crow. Ang mga nasa Block G pala ay pinaglalaban-laban ni Tamaki. At saka pinagtapat ni Tamaki na naroon din si Redman na siya palang pinaka-source ng kanilang kapangyarihan. Kaya nagalit si Gunther at nais nitong patayin si Redman. Ngunit kalaunan ay pinanood kay Gunther ng paulit-ulit ang patayan ng mga taong infected ng branch of sin o mga tinawag nilang deadman. Sinabi ni Tamaki na kapag natalo niya si Senji ay magkakaroon siya ng cast points, pero kapag natalo siya ay kokolektahin ang parte ng katawan niya at ilalagay sa collection ng baliw. Pinakita naman ng chicks na ayaw papasukin ng kambal na tao ng director kaya umalis na lang siya. Kinabukasan ay pinaglaban sina Senji at Gunther at nang nilabas ni Senji ang armas ay tumakbo ang bida at umakyat sa isang puno. Saka ginamit nito ang dugo na ginawang bala para patamaan si Senji, pero madali lang itong nasangga ni Senji. Ngunit dahil nauubos ang dugo ni Gunther sa kababato ay nagsimula siyang mahilo. Saka pinagpuputol ni Senji ang puno kaya nahulog si Gunther. Kaya madali na lang siyang inatake ni Senji. Natamba si Gunther at naalala nito ang pagkabata na kasama niya si Shiro kung saan iyakin ang bida.
pero ganun pa man ay hindi ito sumusuko. Saka muli itong tumayo para labanan si Senji dahil nais niyang makaharap si Redman na pumatay sa kanyang mga kaibigan. Pinatamaan ng bida ang nakabitin sa taas na nahulog kay Senji na nawasak naman ng binata. Pero nakalapit na si Gante kay Senji at point blank na binaril si Senji sa dibdib na tumilapon. Kalaunan ay pinakita naman si Nashiro at Yun na nais bumalik sa Block G para hanapin si Gante. Pero maingay ang babae kaya pinatahimik siya ni Yu. Saka pinakita si Gante na nakahiga sa kama nito na kumakain ng candy at nanonood ng TV kung saan ang bida ay si Senji na pinagpili kung alin sa katawan nito ang tatanggalin sa kanya. At ang napili ng Kumyong machine ay ang kanyang mata na tinanggal ni Dr. Sedista. Sinira ni Shiro ang tower control na base ng mga guards at natakot ang mga ito. Samantalang si Yu ay nagpunta sa isang lagusan para makapunta ng Block G. Naging decoy pala ang babae para madaling makapuslit si Yu. Kaso nang may mga baril na gwardiya ang dumating para atakehin si Shiro ay pinasabog ng babae ang buong tower at nagsitapon ang mga kawawang tao. Saka pa ito nangiti na kinatakot ni Yu. Nahilo ang babae pero dumating ang dalawang kambal na tulad niyang maraming uban at kinuha siya. Pinakita naman ang isang babaeng may hawak na bulaklak na nilapitan ng isang matabang nais siyang kainin. Pero niligtas siya ni Ganta at ibinigay ang pagkain sa psychotic. Kaso ay kinain ng mataba maging ang plato at kutsara at nais pa nitong kainin ang babae. Kaya nagtago ang dalawa sa kwarto ng babae. Niyakap ng babae si Ganta at naamoy nitong mabango daw ang bulaklak nito. Saka nagkwento ang babae kung paano niya na-activate ang dugo nang binubugbog siya ng tatay nito. At napatay ang ama kaya siya nakulong doon. Sinabi ni Gante na tumakbo sila sa preso. Kaya lumabas nga sila at sinubukang tumakas. Pero nakita sila ng mga bantay doon at sinabing mamaya na sila magtuhugan. Saka nasabi nilang ang babae ay tinawag na Hummingbird na kasunod palang makakalaban ni Gante. Inakala ni Gante na mahinhin ang babae at sinabi pa ng bida na hindi niya ito sasaktan. Pero sa ring ay agad na inatake ni Manatsuki ang bida at naipakita na manyak pala ito na may bloodlust. At masayang masaya sa nakikitang ekspresyon ng mukha ng bida. Dahil sa galit at pagkadismaya ay ginamit ni Ganta ang kapangyarihan at inatake ang babae. Pero biglang nagpakita si Yu at sinabing kapatid niya si Manatsuki. Huhulihin sana si Yu paalis pero sinabi ni Tamaki na bayaan lang siya dahil mas interesting daw itong panoorin. Saka muling nagpanggap ang babae na nagulat dahil ginawa daw lahat ni Yu ang makakaya para lang maitakas ang babae. Saka lumapit ito sa bida at pinigilan ang bunganga saka kunwaring mabait sa mata ng kuya. Pero gagalang pala ito. Inatake ulit siya ni Ganta pero pumagit na si Yu para protektahan siya. Pero napagtanto na ng lalaki na ang kapatid ang pumatay sa ama at hindi siya. Nang minsang maabutan itong nakahubad sa harap ng ama. Kaya natawa ang manyak na babae at tinaliyan si Yu na tinaas sa ere at pinalo-palo sa puwet at masayang minumura. Saka nasabi rin ni Manatsuki na nang minsang kasama niya ang ina at lumindol ay mas pinili ng ina na kunin ang bulaklak kaysa sa kanya. Pero namatay din ang ina. Nataman siya ng pag-atake ni Gante kaya nabitawan niya si Yu. Tinali ni Manatsuki ang bidang lalaki pero nagalit ang bida at sinabing katulad din siya ng inang walang silbi. Saka na headbutt ang babae na na-knockout. Saka nag-dirty finger ang bata sa mga nanonood. May isa pang character na no-name ang pangalan na napanood ang laro at natawa sa bida. Kilala pala nito si Nashiro at Ganta at sinabi kay Shiro nang magising na ituloy nila ang maglaban dahil tapos na ang lulabay. Saka inatake ng matanda ang batang babae na mabilis na umilag. Biglang lumindol sa kinaroroonan ni Ganta at muntik ng matamaan ang basag na bote ang natutulog na Manatsuki kaya niligtas ito ni Yu. Naalala din ng babae na ang kuya niya ang nagligtas sa kanya noong iniwan siya ng ina. Kaya tinulungan din niya ito nang makitang nasaktan. Kalaunan ay naalala ni Ganta ang pagsasama nila ni Shiro nang bata pa sila. Saka pinakita si Shiro na pinugutan ang matanda at kalaunan ay pinakita ang costume ng Redman. Sinuot ito ni Shiro na ngumiti. Nakita naman ni Ganta si Senji at habang nag-uusap sila ay napatingin sila kina Yu at Manatsuki na nag-aaway. Maliligo sana ang babae pero sinusundan kasi siya ng kuya. Napatingin si Ganta sa babae kaya binato siya nito pero si Senji ang natamaan. Nang bata pa si Nashiro at Ganta ay nilapitan ng lalaki ang babae para aliwin ito sa laruan niyang Redman. Pero sinira ito ng babae kaya nagtampo ang lalaki at lumabas. Inatake siya ng isang may rabies na aso pero dumating si Shiro at niligtas siya. Samantala ay naiinis naman si Kawako at sinabing gagawin niya ang lahat para malaman kung ano ang totoong nangyayari sa prison na iyon. Kinausap ni Ganta si Manatsuki dahil nag-alala ito sa tatanggalin na parte ng katawan niya kaya sinabi ng babae na kinuha na ang Gen-Gen. Kawawang Ganta. Naisip ni Ganta na bilhin na lang ni Yu ang penalty ni Manatsuki na siya namang binabalak ni Yu. Pero dumating si Tamaki kasama ng isang monk na si Genkaku Azuma. Sinabi ni Tamaki na hindi niya pwedeng mabili ang penalty ni Manatsuki kaya nagalit si Yu.
pero pinagbabaril siya ni Jen Kako gamit ang mahiwagang gitara nito. Kaya bagsak ang kawawang Yu pero sinabi ni Tamaki na huwag niya itong patayin dahil hindi ito deadman. Inatake naman ng isang deadman na si Kara Kokoshio ang bidang tumatakbo kaya nahilo ito ng masuntok sa tiyan. Nagising si Gunther dahil maingay kumain ang babae, saka nagpakilala si Kara Ko. Nagpakilala din si Nagi Kengamin bilang leader ng rebelding grupo sa presong iyon na tinawag nilang Scar Chains. Dumating ang oras ng penalty ni Manatsuki dahil sa pagkatalo kay Gunther. Pero may tinawagan si Nagi gamit ang high-tech na cellphone na pustiso at minanipulate kung anong parte ng katawan ang tatanggalin kay Manatsuki. At buhok lang ang pinakitang tatanggalin sa babae na kinagalit ng doktor. Pero dumating si Jen Kako at ipinakita ang nabugbog na Yu at sinabing bugbog silang lahat. Umatake si Kara Ko pero madali lang itong bumagsak. Maging si Gunther na binalak umatake ay wala ding nagawa at bumagsak. Binalak silang barilin ng monk gamit ang gitara pero dumating si Shiro at sinira ang gitara ni Nagi. Kaya umalis ang talunan na Rakista. Dinala ang mga bida sa kuta ng mga deadman na rebelde at pinakilala ang iba pa. Kasama ang isa pang hacker na si Bando Rakuro na siyang kumukuha ng kanilang intel. Kalaunan ay pinakita ni Nagi ang balak ng mga rebelde na pagtakas sa kulungan. Pero ang problema nila ay ang mga tinawag na undertakers na mga taong mas manyak pa sa mga deadman. Sila daw yung katulad ni Jen Kako na mga muscle ni Tamaki. Ngunit pinakita ni Bando ang peking kuha ng CCTV na inilagan lang ni Jen Kako ang pag-atake ng bida. Kaya nainis si Gunther at sinabing hindi siya kasali sa grupo ng mga rebelde saka sila umalis ni Shiro. Pinakita naman si Tamaki na nakita ang ulo ng namatay na matanda at ginawa itong bowling ball. Masaya ito dahil siya na ang papalit na hari ng kulungang iyon. Nagpunta si Gunther kay Senji para magtanong tungkol sa grupo ni Nagi. At nakwento ng One Eye Jack na pinaglaban daw si Nagi at ang asawa nito kaya nagpatalo ang lalaki kaya natanggal ang vocal cords nito. Pero dahil niluto nila ang laro ay nagalit si Tamaki at pinapatay kay Rocker ang asawa ni Nagi. Kaya kinabukasan ay bumalik si Gunther sa kuta ng mga rebelde dahil napagtanto nitong seryoso ang layunin ng grupo na makaalis doon. Sinimulan ng grupo na magplano at saka nila sinakatuparan ito kaya nagkaroon ng malawakang warning sa panig ng mga nagbabantay. Nagpunta si Nagi at Bando sa surveillance room at inatake ang mga nagbabantay doon. Binuksan naman ng iba ang daan para makaalis at gamit ang blood power ng isang lalaki ay gumawa sila ng net na tulay. Kaso ay dumating ang isang robot at binuhusan ng asido ang isang deadman kaya natunaw ito saka inapakan ng robot kaya naging deadman nga siya. May binigay si Kara Ko na bagay kay Gunther bago niya hinawakan ang nahuhulog na tulay. Saka sinabing bahala na si Gunther sa kanilang misyon. Pagkaalis ng iba pa ay nagawang balutan ng babae ang katawan gamit ang blood weapon nang tapunan siya ng asido. Sa kanya inatake ang robot na sumabog pero nahulog silang pareho sa baba. Samantala ay nagawa namang malinisan ni Nabando at Nagi ang mga kalaban sa kwarto. Dumating ang batang si Habana Deida at kalmadong kinausap ni Nagi dahil naiisip nitong nawawala ang bata. Kaso ay biglang sinabi ni Bando na may nagbago sa kanilang plano. Saka nilabas ng bata ang kanyang malaking espada at nagpakilalang siya ang commander ng 3rd Battalion. Inatake ni Nagi ang bata gamit ang kanyang dugo pero nawala ito sa harap ng bata at pinalo siya nito ng kanyang malaking espada. Nag-tridor pala si Bando at hindi nito sinabi sa mga deadman na may kapangyarihan ang mga undertakers na mapawalang bisa ang kapangyarihan ng mga deadman. Muling umatake si Nagi pero sayang lang ang dugo nito at muli siyang pinabagsak ng batang babae. Samantala ay naghihintay naman ang iba pa sa labas ng elevator kung magagawa ba ng dalawa nilang kasama na mabuksan ang elevator. Hindi lang nila alam na nasa panganib si Nagi. Tinorture ng batang babae si Nagi sa pamamagitan ng pagbalat sa kanya ng buhay. Ngunit inatake ni Nagi ng psychology ang babae sa pagsasabing hindi siya mabait na dalaga dahil sa pagpaslang nito sa ina. Kaya naalala ni Habana ang pinatay na ina at nagalit ito na inatake si Nagi. Naputo lang kamay ni Nagi pero kinuha niya ito at tinapon sa bata saka inatake si Bando. Nagawa ni Nagi na umatake ng kasabay ng pag-activate nito sa elevator. Nakasakay naman ang iba pang deadman sa elevator pero anabangan pala sila ng grupo ng mga undertakers at pinagbabaril sila. Ginamit ng iba ang kanilang mga blood power pero walang kaya ang mga ito sa kapangyarihan ng mga undertaker. Brutal lang silang nakatay na parang manok. Sinampal ng isang lalaki si Gunther at sinabing gawin nito ang lahat para makalabas ng kulungan at maipakita sa labas ang totoong nangyayari sa kulungan. Saka pinatay ito ng isang naka-armor na parang nagmula sa Star Wars. Samantala ay pinagtapat ni Tridor na matagal na pala siyang spy ni Tamaki at napaghandaan na nito ang pag-aaklas ng mga deadman. Saka ito umalis dala si Habana at ang armas nito. Nakita naman ni Jen Kako si Gunther at inatake siya ng bata pero walang epekto. Babarilin na sana ng monk ang bida pero tinawag na ito ng isa pang maskuladong kasama kaya naligtas ang bida at ilan pang kasama.
Mula sa kung saan ay dumating si Shiro at kinuha kay Gonta ang data chip na binigay ni Karako. Mabilis niya itong tinapon sa apoy at sinara ang pinto at sumabog dahil bomba pala ito. Pero nagalit si Gonta at ang iba pa dahil sa pagsira ni Shiro dito. Saka sinuntok at pinaalis ng bida ang babae dahil sa ginawa nito. Kalaunan pa ay nakarating din si Karako na ligtas pa rin na agad nilang nilunasan ang sugat. Nalungkot sila dahil sila na lang ang natitira pero ganun pa man ay nagplano ulit sila ng bagong paraan para makaalis doon at masabi sa publiko ang bulok ng prison cell. Sinabi ni Karako na nararamdaman niyang buhay pa si Nagi. At hindi nga siya nagkamali dahil ginawa itong audience ni Genkaku sa pagtugtog ng gitara. Samantala ay lihim namang nagpunta si Nakawako at ang tao nitong si Kyoko Kasuga sa office ni Tamaki at nagnanakaw ng data. Pumasok si Tamaki at ang isang Senator Aohi na nag-uusap tungkol sa kanilang underground project na naririnig ng dalawang prison guard. Habang nag-uusap naman ang mga natirang deadman ay dumating si Bando at galit na nagtanong kung sino sa mga bida ang nakadetect na bomba ang laman ng device. Sinabi nitong ginawa niya iyon para patayin silang lahat at galit siyang nakikita pa rin silang buhay. Saka biglang dumating ang iba pang mga undertakers at pinalibutan sila. Pinakita naman si Shiro na naglalakad na kaya niya nalaman ang bomba ay dahil sinabi ito ng nagngangalang Toto Sakigami. Naiinis si Shiro kay Gonta dahil sa ginawa nitong pagpapaalis sa kanya kaya kumain na lang siya ng ribisko na lumuluha. Sinabi ng baliw na Bando na unang papatayin si Gonta dahil naiinis siya dito. Tapos inamin niyang siya rin ang nagpanggap na Gonta na kausap noon ni Tamaki para maidiin siyang may kasalanan. Sa kanya pinakilala ang malaking undertaker na baby daw ng itapon ng ina sa gubat. Pero lumaki itong naging carnivorous at kumakain ng mga hikers. Tapos may kasama pa itong pangit din. Kaya pala tinapon eh. Papatayin na sana nila si Gonta pero biglang dumating ang astig na Senji at naslice ang dalawang manyak. Dahil dito ay nakalag din ang iba pa at nakalaban. Nalaman ni Senji na hindi gumagana ang blood weapon nila sa armas ng mga undertakers kaya natawa ang pangit na Bando. Pero pinakita ni Senji the Crow ang supersonic blade nito at nahiwa ang mga undertakers. Samantala ay maraming injection ng gamot ang ginamit ni Genkaku kay Nagi para gawin itong undertaker. Saka ito nagtatanim ng mga masamang memorya sa lalaki. Samantala ay natalo ang mga undertaker at natalian din si Bando na parang kakatayin na baboy. Inimbitahan ng mga bida si Senji para samahan sila sa pag-aaklas pero sumagot itong hindi siya interesado. Saka umalis ang lalaki na agad din sinundan ni Gonta. Nakiusap si Gonta na turuan siya ni Senji para magawa nitong makalaban sa mga bully at mailigtas ang mga kaibigan nito. Kaya sinabi ni Senji na dapat ay handa si Gonta sa kalalabasan ng mga desisyon nito. Kaya pag ipinutok mo sa loob ay panagutan mo. Pinuntahan naman ni Toto si Shiro at sinamahan para kumalma pero nasasaktan pa rin daw ang babae dahil sa pinakita ni Gonta sa kanya. Saka sa inis ay tumakbo ang babae. Nagpa siya si Karako na iligtas si Nagi kaya nagdamit siya ng parang undertaker kahit na sinasabi ni Bando na mamamatay lang siya. Samantala ay tinuturuan ni Senji si Gonta kung paano nito mas magamit ang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kinuha nito ang lahat ng candy ni Gonta at sinabit ang isa bilang target practice ng bida. Pero sasanggain ni Senji ang kanyang pag-atake. Nagsasanay sila nang biglang dumating si Toto na masikat sa pangalang Mockingbird at madaling na-lock ang kamay ni Senji. Sinabi ni Senji na ito ang pinakamalakas na deadman sa kulungan na bigla na lang naglaho. Dinilaan ni Toto ang dugo ni Senji pero pinaalis siya ng lalaki. Humihingi din ito ng dugo ni Gonta pero sinabi ni Senji na tinuturuan niya ang bida kung paano lumaban kaya kailangan nito ang lahat ng dugo. Saka nakipagkamay si Toto kay Gonta saka umalis. Sinabi ni Tamaki sa rocker na patayin nito lahat ng mga deadman saka pinakitang nabasag na nito ang katinoan ni Nagi at pinapatay ang sariling kasama. Mula sa kisame ay lumabas si Shiro na lasing dahil sa pagkain ng candy na may alak. Nakita siya ng maraming undertakers pero sinamahan siya ni Car-Aero na nagpapanggap. Pero lumabas si Genkaku at sinipa ang helmet ni Car-Aero kaya sila nahuli. Nagsasanay pa rin sina Gonta at Senji at sa huling tirada ni Gonta ay biglang nawasak ang pader na naroon. Tinawagan ni Genkaku ang scar chain at pinakita na ready na nilang egang rape sina Car-Aero at Shiro. Nakita ni Gonta na nasa panganib si Shiro kaya mabilis siyang tumakbo para hanapin ang mga undertakers. Nakita siya ni Manatsuki na agad na sumunod. Nahuli ang baklang bida at pinalibutan ng mga naka-body armor na undertakers. Pero bigla silang pinaghihiwa ni Manatsuki at nagsabing patas na sila ni Gonta. Saka umalis ito para hanapin ang kapatid na si Yu matapos ituro ang opisina ng mga undertakers. Busy din sa pakikipaglaban ng iba pang deadman sa mga undertakers na mas marami. Nakaabot si Gonta sa pagshushootingan sana ng hentai triple X ni na Car-Aero at Shiro at pinigilan ito. Ginamit ni Gonta ang kanyang mas pinalakas na pag-atake sa ilang mga undertakers na nags itapon. Pero nanghina na ang bida dahil sa maraming naubos na dugo.
Tutulungan sana ni Shiro ang lalaki pero inatake ni Habana si Shiro na nawalan ng malay. Binuksan nila ang isang pinto kung saan naroon si Nagi na naalala na ang totoong nangyari sa anak at asawa na parehong namatay. Saka nagpatugtog ng gitara ang baliw na monk para sa gig nito. Nagpalabas ng mga bombang dugo si Nagi at pinasabog na siyang dahilan kaya madaming namatay. Maging si Car Arrow ay kasamang nawalan ng malay. Nagpatuloy pa si Nagi sa pagpatay ng mas maraming mga Undertaker. Sinabi ni Habana na mali yata ang ginagawa ni Nagi pero nakangiti lang si Genkaku. Naisaktan ni Nagi si Shiro pero pumagit na si Ganta at siya ang nagpabugbog dahil siya daw ang hero. Saka sinubukang kausapin ng bata ang leader na hindi ito ang kalayaang hinahangad nila. Narinig ni Nagi ang huni ng pendant ni Car Arrow kaya bumalik siya sa katinuan lalo na nang sabihin pa ni Ganta ang layunin nito at ang mga taong pinaglalaban ni Nagi. Nagising ng tuluyan si Nagi nang sinampal siya ni Car Arrow at niyakap. Saka sinabing kailangan nila ang kanilang leader. Pero biglang sinaksak ni Genkaku ang dibdib ng babae tapos sinabing nagseselos siya sa pagtalikod sa kanya ni Nagi. Nagalit si Ganta at pinatamaan ng dalawang beses na malakas na blood gun si Genkaku. Pero naitulak lang nito ang kalaban na nagsabing kulang pa. Pero buhay pa si Car Arrow at nagawang mailigtas ang sarili. Sinabi ni Genkaku na bumalik na siya sa pagpatay sa mga tao pero tumanggi si Nagi. Kaya nilabas ni Genkaku ang kanyang gitarang baril at pinatamaan ang tiyan ni Nagi. Tapos sumilip yung cameraman sa butas. Pinagpapatay pa ni Genkaku ang mga taong naroon at natatawang parang manyak. Saka pinakita ang kabataan nito na lumaki siya sa isang monk monastery pero doon ay binubuli pa rin siya ng iba. Saka marami siyang katanungan sa master tungkol sa pagtigil ng paghihirap at pwede bang kamatayan ito. Biglang may sumabog at nasira ang kanilang bayan at nakita nito na naghihirap ang mga kasama nitong natabunan. At dahil walang matinong na ituro sa kanya ay pinagpapatay niya ang mga kasama para daw matapos ang paghihirap nila. Saka ginawang decoration sa pader. Gago. Kaya patuloy niya itong ginawa hanggang sa pagtanda. Saka sinabi nitong palalayain niya ang lahat sa pagpatay. Dumadaan si Habana sa hallway nang makita nito si Toto na kumakain ng dugo. Inatake niya ito kaya siya pinatay ng misteryosong malakas na character. Samantala ay papatayin na sana ni Genkaku si Ganta para mapalaya daw ito sa paghihirap pero biglang nag-ilaw ang crystal sa dibdib nito. Saka biglang nalunasan ang paa ni Shiro at tumayo para sana umatake. Pero sinabi ni Ganta na siya ang gagawa nito habang nag-iilaw ang katawan. Ginamitan niya ng blood gun ang kalaban na walang kaya ang kapangyarihan. Tatakbo sana si Genkaku pero hinawakan siya ni Nagi na buhay pa kaya siya ang napalaya sa paghihirap. Kalaunan ay binigay ni Nagi ang candy kay Ganta para hindi ito mamatay. Nagpasalamat si Nagi kay Car Arrow bago siya tuluyang namatay, kaya naiyak na lang ang babae. Maging si Ganta ay naiyak din dahil sa bigat ng dinadala. Tumakas ang mga nakaligtas paalis ng Wonderland na iyon samantalang nagpaiwan si Ganta at Shiro. Sinabi ng bida na wala na siyang ganang umalis kung iiwan lang niya si Shiro. Samantala ay nabalitaan naman ni Tamaki ang nangyari kaya naiinis ito. Naroon din si Kawako at sinabing aalagaan niya ang hindi tumakas na si Ganta at Manatsuki. Pero gagawin niya ang lahat para pakantahin ang mga ito. Pero napangiti lang si Tamaki na gawin niya kung ano ang nais sa mga bilanggo. Saka pinakita si Toto na nirekomenda ng director kay Kawako para maging kasama nila. Tinitignan nito ang larawan ni Ganta at namamanyak kung anong lasa ng dugo ng bida. Nagtapos ang series na kinakanta ni Shiro ang parehong kanta na narinig ni Ganta nang umatake ang Redman. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang kwento ay like na yan agad para naman more anime recaps Tagalog to come. Sa simpleng like mo ay nakakatulong ka ng malaki sa pag-angat ng mga videos na ina-upload namin. Kung di mo pa napanood ay puntahan mo lang ang iba pa naming mga videos at panoorin ito, dahil lahat yan ay maganda.